Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyan din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kahalagahan ng kapayapaan sa bansa. Sa Joint Task Force, Regional Task Force and Local Communist Armed Conflict sa Lucena City, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga programa at aktibidad ng gobyerno upang wakasan na ang matagal na problema ng insurensiya ng bansa. Dagdag pa niya na hindi titigil ang kanyang administrasyon hanggat hindi nawawakasan ang kaguluhan dulot ng communist armed groups. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa NTF-ELCAC sa kanilang matagumpay na mga programa kontra insurensiya ng pamahalaan. Kinumpirma ng Pentagon ang hypersonic weapon component prototype testing ng United States Navy at Army. Ginawa ang testing kasabay ng pahayag ni President Joe Biden na malaki ang pangamba niya sa hypersonic weapons ng China. Sa isang statement, sinabi ng Pentagon na tatlong test ang isinagawa sa makabagong armas. Sa susunod na taon, isasagawa naman ng kanilang Navy at Army ang flight test ng Common Hypersonic Missile. Ikinukonsidera ng Korean vaccine developer na U-Biologics na gawin ang Phase 3 clinical trials ng COVID-19 shots dito sa Pilipinas. Kasabay ito ng pangakong magbibigay ng 40 milyong doses ng bakuna sa bansa. Ayon sa Manila Embassy sa Seoul, nakikipagpulong na si Ambassador Maria Teresa Dizon sa mga matataas na opisyal ng U-Biologics sa planta nito sa Chuncheon, kaugnay sa paglilipat ng mga teknolohiya na gagamitin sa pagbuo at paglikha ng mga bakuna. Nakapagsumiti na ng aplikasyon ng U-Biologics sa Department of Science and Technology at hinihintay na lamang ang pag-aproba ng naturang ahensya. Samantala, dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ngayong araw ang halos 700,000 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, ang naturang mga bakuna ay binili ng pribadong sektor. Samantala, dumating na rin sa bansa ang mahigit 1 milyong doses ng Pfizer vaccine sa NAIA Terminal 3. Ang mga nasabing bakuna ay binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng Asian Development Bank at sinalubong ni na Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. at U.S. Embassy Chargé d'Affaires Heather Variava. Otorizado na ng U.S. Food and Drug Administration ang booster dose ng COVID-19 vaccine mula sa Moderna at Johnson & Johnson at maaari nang mamili ng brand ng booster na ituturo. Ayon kay Acting FDA Commissioner Janet Woodcock, maaaring mawala ang bisa ng bakuna sa paglipas ng buwan sa isang fully vaccinated populations base sa data. Iminumungkahi naman ng FDA officials ang booster shots ng Pfizer-BioNTech sa 40 taong gulang. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. Sa nag-uumapaw na yamang taglay ng siyudad ng Borongan, sinong mag-aakala na magiging lapitin ito ng samot-saring problema? There are so many problems really ahead of us na kailangan namin solve. At mula sa madidilim na yugto, paano na pagtibay ang loob ng mga lahing kilala sa pagiging matapang? Everything is through prayer. Isa yon sa nakikita ko na isang threats kung bakit kami nagiging resilient. Yung faith namin sa Panginoon. Kasama ang veteran journalist na si Cesar Soriano, tunghayan ang pambihirang transformasyon ng lungsod ng Borongan. Mula sa pagiging tagpuan ng engkwentro at kalamidad, patungo sa pagiging sentro ng turismo, ekonomiya, at agrikultura sa Eastern Samar. Isang maliwanag na bukas na kaya ang naghihintay para sa mga waray sa Hangganan ng Unos. Issue 101. The revolutionist's mind runs in their blood. To the PNP roster unnoticed. PO2 Danilo Colima, now Katedong. A well-trained bomber of the New People's Army becomes one of the most wanted after leading a series of attacks that terrorized the city of Borongan.
hindi katanggap-tanggap na mag-impay ng isang police. Saan kami, sir, na may nakapasok talaga, sir? May programa silang i-infiltrate sa hanay ng kasundaluan at pulisan. Portrayed by internationally acclaimed actor Mon Confiado. Patayangan ako! This how Ka Tedong deceived his colleagues of his true motives in Cesar Soriano's suspense drama documentary film. Magtantanan hanggat may buhay! Espia. This October 23, Saturday, 5 to 6 p.m. over Magandang Gabi Pilipinas in PTV4 and live streamed at Greg Czar Media YouTube channel. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.